Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito na ang huling Jumu'a, insha'Allah, ng buwan na ito ng Ramadan. At napakainam na ang mga huling araw ng Ramadan, gayon din ang mga huling gabi nito ay gugugulin natin sa paggawa o iba yung pagsisikap sa pagkakamit ng mga gantimpala sa natitirang mga panahon nito. At ang Ramadan bilang isang uri ng paaralan o kaya ay training para sa mga mananampalataya na dito ay napanunumbalik nila ang kanilang mga pananampalataya, pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala at maging mga kaalaman nila sa relihiyon. Napakainam na mabanggit natin ang isang hadith na tinukoy ni Imam An-Nawawi rahimahullah na kabilang sa kanyang 40 hadith dahil sa napakagandang aral nito na pangkalahatan para sa mga Muslim na maaari niyang may apply sa bawat bahagi ng kanyang buhay, lalong-lalo na sa kanyang pakikipagkapwa-tao, insha'Allah. Tunay na sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang usapin ng pakikipagkapwa-tao ng isang Muslim ay higit na nagiging komplikado dahil sa pagkakaroon ng iba't ibang mga kaparaanan na ang tao ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Noong unang panahon, ang mga tao ay nakikipag-ugnayan lamang sa pamagitan ng harapang pag-uusap o sa pamagitan ng mga liham o mga mensahero kung hindi sila harapang nag-uusap. Subalit sa panahon natin ngayon, lumaganap na ang iba't ibang mga kaparaanan ng pakikipag-ugnayan sa pamagitan ng internet, sa pamagitan ng social media at iba't iba pang mga media na meron na matagal nang naimbento ng tao katulad ng telebisyon, radyo, print media na katulad ng dyaryo, magazine at iba pa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha na tinanong siya ng mga tao para kanino? Sinabi niya lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ummatil muslimin wa ummatihim. Sinabi niya na ang relihiyon daw na ito ay nasiha. Para kanino? Para kay Allah subhanahu wa ta'ala, para sa Quran, para sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam, para sa mga imam ng mga Muslim at sa pangkalahatan ng mga Muslim. Na makikita natin dito nang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang relihiyon na ito, ang Islam ay nasiha. Ang sunod na itinanong dito ng mga kasama niya ng mga sahaba radhiyallahu anhum ay para kanino? Na ibig sabihin na uunawaan nila na ang nasiha na ito ay may kinalaman sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa-tao. May kinalaman sa ugnayan ng Muslim sa kanyang kapwa-Muslim. At madalas na nai-interpret ang salitang ito na nasiha bilang pagpapayo. Na tama rin naman sa konteksto nito. Na kung sasabihin natin na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang relihiyon na ito ang Islam ay pagpapayo, ito ay pagpapayo alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kanyang aklat ayon sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at para sa mga pinuno ng mga Muslim at sa pangkalahatan ng mga Muslim. Subalit, ang ating mga scholar ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan ng salitang ito, ng an-nasiha. Kabilang na rin dito si Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah na sinabi niya na ang tinukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nasiha ay ang pagiging dalisay ng tao sa kanyang pakikitungo o maaari rin nating matukoy ito sa pamagitan ng salitang katapatan. Ang relihiyon na ito ay katapatan. Para kanino? Katapatan kay Allah, sa Quran, sa sugo sallallahu alaihi wasallam, sa imam ng mga Muslim at sa mga Muslim sa pangkalahatan.
na makikita natin dito na tayo ay hinihimok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at itinatanim sa ating mga puso at isip ang katotohanan ng Muslim, ang katapatan niya ay sa Islam lamang at hindi sa ano pa mang bagay. Nang Muslim ay magiging tapat sa kanyang relihiyon na siya ay maghahangad ng anumang kabutihan para rito at gagawa lamang ng kabutihan o paglilingkod dito na ito ay mangingibabaw inshallah sa iba pang mga relihiyon at ito ay pagtatanggol niya sa ano pa mang uri ng mga pagsalakay dito o paninira at iba pang mga kasamaan na ginagawa ng mga tao laban sa ating relihiyon. Gayun din nangangahulugan din ito na dahil ang ating katapatan ay sa Islam, ang anumang uri ng katapatan sa iba pa, liban pa rito, katulad ng katapatan ng Muslim sa kanyang tribo, sa kanyang trabaho, o ano pa mang bagay, liban pa sa Islam na hindi naman magdudulot ng anumang pakinabang sa relihiyon na ito, ito ay katapatan na batil o walang saysay. Ang iba't ibang mga uri ng katapatan tulad ng tribalismo, fanatisismo at iba pang mga uri ng katapatan ng tao sa kanyang kapwa-tao na hindi naman nagdudulot na magbigay ng pakinabang sa Islam bagkus ay nagdudulot ng pinsala sa relihiyon na ito, ang lahat ng ito ay mga katapatan na ipinagbabawal at kapintas-pintas sa relihiyon na ito. Katulad na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kahulugan nito, sino man daw ang mamatay alang-alang sa tribalismo o ano pa mang uri ng katapatan sa kanyang tribo, nasyon o lahi, siya ay namatay ng kamatayan sa jahiliya. Ibig sabihin, katulad siya ng namatay na hindi Muslim. Waliyadu billah. Dahil ang buhay ng tao, hindi ba't ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya ibig sabihin, ang kanyang kamatayan ay para lamang din dapat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga bilang mga Muslim, bilang mga mananampalataya, hindi natin tanggap na sa national anthem ng bansang ito ay sasabihin natin ang mamatay ng dahil sa iyo. Hindi natin tinatanggap na ang Muslim ay mamamatay para sa Pilipinas o para sa sino pa mang tao. Tayo ay mabubuhay, sasamba, mamamatay para lamang sa relihiyon na ito, para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lak. Na sinabi niya, natunay ng aking sala, ang aking mga ritual sa Hajj, ang aking buhay at kamatayan ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa at walang katambal. Na tayo bilang mga mananampalataya, inutusan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging tapat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At madali na lamang unawain ang tatlong ito. Nang Muslim, siya ay nagpapakita ng kanyang katapatan kay Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng pagsasabuhay ng mga itinuturo na nanggaling sa kanila at pag-iwas sa mga ipinagbabawal at gayon din sa pagtatanggol sa mga ito na maaring ang mga ito ay hinahamak ng mga hindi mananampalataya o ng mga tao na nangangaral ng bid'ah o ng mga katuruan na inimbento lamang nila, nagiging obligado para sa atin na labanan sila dahil sa ating katapatan kay Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at sa sugo sallallahu alaihi wasallam. Na makikita rin natin na ang tatlong ito ay bahagi ng mga haligi ng pananampalataya. Nang sino mang Muslim na nais niyang ipakita ang kanyang katapatan sa kanyang relihiyon ay marapat na maging tapat siya, na aabot ito sa antas na nakahanda siya na magbuwis ng kanyang panahon, ng kanyang lakas, lahat ng kanyang talento o husay para maisulong ang mga bagay na ito
na tayo ay matapat dito para mangibabaw ang Islam, insha'Allah. At gayon din, tayo ay nakahanda dapat na magbuwis ng oras, ng yaman, ng ating mga husay at talento upang maipagtanggol ang Islam sa anumang uri ng pag-atake rito, maging ito man ay pag-atake ng mga hayagang mga kalaban ng Islam o mga lihim na mga kalaban ng Islam na nasa loob ng Islam, katulad ng ginagawa ng mga munafik o mga nagpapanggap ng mga Muslim, o sa ilang limitadong aspeto sa pamagitan ng mga gawain ng mga tao o mga Muslim na mangmang sa kanilang relihiyon na sila ay nakagagawa ng mga bagay na pumipinsala sa ating relihiyon. Kaya nga, ang jihad, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay mayroong iba't ibang uri. At isang jihad na may ituturing na tayo ay makikibaka laban sa mga suwail kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na yung mga suwail kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanilang pagsuway o kamangmangan ay umaabot na sa antas ng pagkaligaw. Na maaring ang jihad natin sa kanila ay hindi aabot sa antas na tayo ay mag-aarmas laban sa kanila, subalit ito ay malinaw na jihad sa pamagitan ng ating pananalita, sa pamagitan ng ating mga panulat, sa pamagitan ng pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan, nang sa gayon ay hindi na lumaganap ang pagkaligaw. Sa pagkakataong ito, alam natin na ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itatakwil ng Muslim ang kanyang kapwa Muslim, na hindi niya ito pupuntahan o dadalawin o kakausapin ng mahigit sa 3 araw, sabalit kung siya ay gumagawa ng bid'ah o gumagawa o nangangaral ng pagkaligaw, pinahihintulutan na ang paglayo sa kanya, nang sa gayon ay hindi siya magkaroon ng impluensya sa iyo, nang sa gayon ay hindi niya akalain na ikaw ay sumusuporta sa kanya, at gayon din ay hindi akalain ng madla na ikaw ay sumusuporta sa isang tao na gumagawa ng bid'ah. Ang katapatan natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay sa Islam. Ang katapatan natin ay hindi sa ating mga kaibigan, mga dating kasama, o sino mang iniidolo natin na mga ngaral ng Islam, o sino pa mang tao. Ang katapatan natin ay sa relihiyong ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay marapat na maging matapat kay Allah sa Quran at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At panghuli niyang binanggit na tayo ay marapat na maging matapat sa mga a'immatul muslimin, sa mga pinuno o mga imam ng mga Muslim, at sa pangkalahatan ng mga Muslim. Nang tinutukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na a'immatul muslimin, sila ay mayroong 2 uri. Unang-una rito ang mga ulama o ang ating mga maalam sa relihiyon na ito na gumugol ng kanilang buong buhay upang pag-aralan ang relihiyon na ito, nang sa gayon ito ay manatili sa orihinal na anyo nito. Kaya nga ang mga maalam o ang mga scholar, ang ulama, sila ang tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na warathatul anbiya. Silang mga tagapagmana ng mga propeta dahil sila ang nagmana ng kaalaman mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya nag-iwan sa atin ni sentimo ng kayamanan upang paghati-hatian ng mga Muslim. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya nag-iwan sa mga Muslim ng mga teritoryo na pamamahalaan ng mga Muslim o kukuha sila mula rito ng likas yaman katulad ng langis o lupaman. Ang pinakamahalagang pamana ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang gabay ng relihiyon na ito na siyang pinangangalagaan ng mga ulama. Ng mga ulama, napakataas ng kanilang antas na walang sino man sa pamahalaan ang maaring maging mas mataas pa sa kanila. Natukoy natin na mayroon 2 uri ng mga pinuno, ang mga Muslim, ang mga ulama at ang kanilang mga pinuno na maaring pinunong pangpolitikal o pinuno ng kanilang pamayanan o pinuno ng kanilang organisasyon. Ang mga ito na mga pinuno na hindi naman ulama, sila ay marapat na sasangguni sa ulama sa anumang gagawin nila. Kahit ito pa ay sa larangan na hindi direktang expertise
ng ulama. Halimbawa, isa kang doktor at ikaw ay nanggagamot sa mga tao. Kailangan mo pa rin magtanong sa ulama kung ang iyong bang panggagamot ay naayon pa rin sa Quran at sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ikaw ay inhinyero, kung ikaw ay arkitekto, kung ikaw ay negosyante, kung ikaw ay presidente ng isang bansa, magtatanong ka pa rin sa ulama dahil ang ating buhay ay nakasalalay sa konsultasyon o tinatawag nga na syura. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pakikitungo nila sa isa't isa ay nakasalalay sa syura o sa pagkonsulta. Kahit ang mga mujahidin, kahit ang mga nakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, na maaring iginagalang natin sila ng mataas sa paggalang o inilalagay natin sila sa mataas na pedestal dahil sa kanilang dakilang mga gawain para sa relihiyon na ito, sila ay dapat pa rin kumonsulta sa ulama o sa maalam. Hindi sila maaring kikilos ng ayon na lamang sa kanilang sariling pagkilos. Kaya nga sa mga aya tungkol sa jihad sa Quran, tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi marapat na ang lahat ng mga Muslim ay tutungo sa jihad. Bagkus ang gagawin ng mga Muslim, magpapadala lamang sila ng ilang mga kalalakihan nila na sapat na upang may sakatuparan ng kanilang misyon, at ang natitirang mga Muslim na may iwan, sila ay magpapakadalubhasa sa kanilang relihiyon, nang sa gayon upang bumalik ang mga nag-jihad, sila ay mapaalalahanan ng mga tao na nag-aral ng kanilang relihiyon. Ganito kataas ang antas ng mga ulama, kaya hindi maari na ang sinumang tao ay magbabaliwala sa kanilang kahalagahan o tatratuhin natin sila katulad ng pagtrato natin sa ating kapwa na hindi naman ulama. Na sinasabi pa nga na kahit pa ang alim, halimbawa ay nagkakamali, o maaring ang alim ay may masamang ugali, o meron siya mga kapintasan, dahil tao lamang din siya. Maaring meron siyang ugaling siya ay chismoso. Mayroon ding alim na ganyan. Maaring merong alim na siya ay merong malupit o magaspang na pag-uugali. Pero ang lahat ng ito ay pangingibabawan pa rin ng ating paggalang sa kanyang kaalaman. Dahil ang ating iginagalang sa kanya higit sa lahat ay ang kanyang kaalaman. Ang kaalaman na nanggaling sa gabay at hindi ang kanyang ugali. Na dahil dito, ang mga ulama, sila ay karapat-dapat din na ating papayuhan kung sila ay nagkakamali, at maaari rin nating utusan sila sa kabutihan at pagbawalan sa kasamaan. Dahil hindi rin naman dinulot ni Allah subhanahu wa ta'ala o ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang ulama ay magiging hari ng mga Muslim. Sila ay binibigyan ng pangunguna sa mga Muslim dahil sa dala nilang gabay, at kung hindi na gabay ang kanilang dala, ay maaari na silang tumanggap ng payo o kaya ay mapasailalim sa ano pamang batas na pipigil, sa anumang pinsala na maaari nilang idulot sa iba. Ang iba pa mga pinuno sa kabilang dako ay ganito rin. Sila ay iginagalang dahil sa kanilang mga posisyon o kalagayan bilang mga pinuno. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Sundin ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala, ang sugo at ang mga tao na binigyan ng otoridad sa inyo. Kahit sino pa sila, kahit sila pa ay mga alipin, kahit sila pa ay mga tao na minamaliit natin, mababa ang pinag-aralan, hindi sila gwapo, hindi sila maganda, o hindi natin sila gusto, tayo ay magiging matapat pa rin dapat sa kanila kung sila ay nananatili na nakahawak sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga mahigpit na ipinagbabawal sa Islam ang anumang uri ng rebelyon. Kahit ang pagrarali ay ipinagbawal sa Islam dahil ito ay isang uri ng kawalang katarungan sa isang pinuno.
dahil may ituturing nga itong isang pagpapalaganap ng kasiraan at pagpapakalat ng takot o maling impormasyon sa mga tao. Na kung meron mang pagkakamali ang isang pinuno ay marapat siyang harapin at sabihin sa harapan niya kahit gaano pa siya kalupit kung anong kanyang pagkakamali at marapat niya ito na itama. Dahil sa katapatan natin sa hinahawakan niyang posisyon. Gayun din ang dalawang ito, ang mga ulama at ang mga pinuno, sila higit sa lahat ay hindi natin marapat na lilibakin dahil kung lilibakin natin sila, ang nililibak natin ay ang kanilang kaalaman at ang kanilang posisyon na dapat nating pinangangalagaan na bunga ng ating katapatan sa kanila. Kaya ang Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makikita natin na ito ay naghahangad ng kapayapaan hindi lamang sa pakikitungo ng tao sa kanyang Panginoon, bagkus ay naghahangad dito ng kapayapaan sa pakikitungo ng tao sa kanyang kapwa-tao, sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang lipunan ng mga mananampalataya na nasa ilalim ng batas ng Quran at Sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At panghuli, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang katapatan natin sa ating kapwa mananampalataya. Sa pangkaraniwang Muslim na ating nakakasalamuha araw-araw. Na magiging matapat din tayo sa kanila sa pamagitan ng pagtupad sa kanilang mga karapatan at pag-iwas na sila ay ating mapipinsala sa kanilang relihiyon, buhay, ari-arian, karangalan, pag-iisip at iba pa. Ang relihiyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay katapatan. Ito ay katapatan kay Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa sugo sallallahu alaihi wasallam, sa mga pinuno ng mga Muslim, sa mga ulama at mga pinuno nito at sa mga Muslim sa pangkalahatan. Anumang uri ng katapatan na magdudulot na mabali ang mga katapatan na ito ay huwad na katapatan at marapat na sawatahin at marapat na labanan ng mga Muslim. Na dahil dito nga si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagsabatas ng sistema ng pagkonsulta at pagpapayo at siya ay nagsabatas din ng sistema ng pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan at gayon din sistema ng jihad o pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala nang sa gayon ay manatili ang katapatan na ito, insha'Allah.